Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablog nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe yung all notification bell para po lagi kayong updated, mag-likes and mag-comments. Share na rin po ninyo kung nagustuhan yung pag-vlogs ko o tips tutorial. Bali ko po, ang channel ko po ay gumagawa ng iba't ibang vlogs tungkol sa mga organic na halamang gamot at nagtuturo din po ng tips tutorial kung paano gamitin yung mga halamang gamot at kung saan mga sakit. Minsan nagtuturo din po ako ng pag-first aid kung paano pag-first aid. Ngayon po ang i-tips tutorial ko ngayon. Kung nasakit po yung tiyan ninyo, yung gamot po sakit sa tiyan, number one po ituturo ko sa inyo yung pag nasakit po ang tiyan ninyo, gising nyo sa umaga. Uminom lang po kayo ng kalahating basong tubig. Ano ito po? Kalahating baso rito, maligam-gam na tubig. Tsaka po maaalis yung sakit ng tiyan ninyo. Maaalis siya ng kalahati o matatanggal ng tuluyan. Yan po yung gamot sa sakit ng tiyan number one. Mainit na tubig o maligam-gam na water. Next, number two. Maglaga lang po kayo ng luya o sa English ginger. Kumuha kayo ng luya o bumili kayo ng luya mga 1 piraso o mga 3 grams hanggang 1/4. Hugasan ninyong mabuti yung luya, then pitpitin ninyo kasama yung balat. Hugasan ninyong mabuti para hindi masama yung mga lupa niya. Pag napitpit ninyo yung ginger o luya, lagyan ninyo ng 3 basong tubig. Tapos pakuluin ninyo. Pagkakulo nun, 3 to 5 minutes yung pagpapakulo. 3 basong tubig na may luya. Lagyan ninyo ng kaunting asukal, mga kalahating kutsara na asukal dito. Kung pinuno ninyo isang kutsala, depende sa sugar ninyo na panglasa. Kung mahina kasi sugar, di lagyan ninyo ng mahina sugar. Kung malakas, dagdagan ninyo ng kaunti. Depende po yun sa tao. Mayroon tao kasi na malakas mag-sugar, mayroon mahina. Yan po yung gamot sa sakit ng tiyan, sa labat. Mayroon kong tawagin sa probinsya, sa labat. Yung luya. Yung laman ng luya, hugasan mo mabuti. Tapos, pakuluin mo sa tubig. Then yung pinagpakuluan nun, yun po ang inumin ninyo, lagyan nyo ng sukal. Gamot po yun sa sakit ng tiyan o kung nasakit ng tiyan ninyo. Epektibo pong gamot yan. Then number 3, Maria. Alam po niyo Maria, yung ang Maria po yung tumataas siya ng 3 to 5 cm. Yung parang sa dahon ng papaya yung dahon niya, pero maliliit lang po siya. Marami po nakakakilala sa Maria sa probinsya, mapait po yan. Epektibo rin po yan na gamot sa sakit ng tiyan. Kumuha lang po kayo ng dahon na 5 piraso hanggang 10. Hugasan po ninyong mabuti yung dahon ng Maria, tapos pakuluin ninyo sa 3 minutes to 5 minutes na apoy. Then palamigin, inumin ninyo yung pinaglagaan ng katas ng Maria, yung tubig. Mga kalahati lang po dito inumin ninyo kasi mapait yun. Pag isang puno po rito, baka hindi ninyo kayanin kung meron tao na ayaw sa mapait. May tao na kinakaya yung pag-inom ng mapait. Kalahati dito, Maria na pinaglagaan. Kilala po yan sa probinsya, Maria. Daw ng Maria. Yung pong katas niya, yung pinaglagaan, yung pong inumin niyo paglamig. Gamot po yan sa sakit ng tiyan. Then, next po natin na yung dahon ng sambong. Ang dahon po ng sambong. Kumuha po kayong dahon ng sambong. Alam po ninyo ang sambong. Marami po niya sa probinsya. Meron na rin sa Maynila niyan, yung mga lugar sa Maynila na bakanting lote. Ang sambong po, binibinta na rin sa online, sa Lazada. Kaya po marami nakakilala lang sambong. Ginagawa rin po yan ng herbal medicine o yung gamot talaga na capsule, sambong. Kumuha lang po kayo ng 5 piraso hanggang 10 ng dahon na sambong. Tapos, lagain ninyo sa, hugasan ninyo, tapos lagain ninyo sa 3 to 5 minutes. Then, paglamig ng dahon ng sambong na nilaga, kunin ninyo po yung tubig na pinaglagaan nun, palamigin ninyo. Pagka lamig nun, inumin po ninyo. Kumuha lang po kayo dito kalahati
o kamabaw, inumin po ninyo kung sumasakit ang tiyan ninyo sa umaga o sa hapon o sa gabi man. Epektibo pong gamot yan, pinaglagaan ng dahon ng sambong sa nasakit ang tiyan na tao. Ang dahon po na sambong, mabisa po yan. Kilalang kilala natin niya sa probinsya kahit sa Manila, tinitinda sa Lazada. Then, ang kasunod po natin ay yung dahon ng itmo. Ito po, hindi po kilala ang dahon ng itmo. Kung kayo po taga-probinsya, kilala po ninyo yung paminta. Ganon din po yung itsura ng dahon ng itmo. Ang dahon po ng itmo ay mabibilog ang katawan niya bagin. Pang matanda na siya, umakit siya sa mga kahoy o sa nyug. Pag matanda-matanda na, mataas talaga ang inakyatan, malayo. Lumalago siya pero bagin. Magbibilog yan, ang dahon ng paminta, mabilog din. Ganoon din po yung sa dahon ng itmo. Kilala po yan sa probinsya. Lalo na kung napagtanungan ninyo yung mga matandang sinauna, kilala nilang dahon ng itmo. Ginagawa yung panganga o minanganga ng matatanda na may apog. Yung apog na shell na sinusunog sa sinasama yung dahon ng itmo, kasama rin yung bunga. Yan po yung itmo. Kukuha kayo ng 5 piraso ng dahon hanggang 10. Hugasan ninyong mabuti. Pagkahugas, lagayin ninyo sa 3 to 5 minutes. Pagkalaga, kumuha lang kayo ng kalahati dito o kamabaw. Inumin po ninyong dahon ng pinaglagaan ng dahon ng itmo, yung tubig pong pinaglagaan nun. Uminumin po ninyo paglamig. Epektibo po niya na napakabisa na pag sumasakit po yung tiyan ninyo, gamot po yan. Kaya po yung kung hindi kayo mahilig sa mga medyo mapait po yan, tisin ninyo kasi epektibo po naman yan pag nainumin nyo. Matatanggal po yung sakit ng tiyan ninyo kasi yan eh yung natural na gamot talaga, may mapait, merong hindi. Yung dahon na itmo na yan. Okay? At kung gustuhan po ninyo, hanggang dito na lang po yung pagtitips tutorial ko tungkol sa mga halamang gamot sa sakit ng tiyan. Huwag po ninyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. I'm Willie TV. Bye-bye. Buhay po.